Hello guys! Good day! Kumusta kayo dyan? And ako naman po ay okay lang. And again, today is rest day. Kaya nakapag-vlog ulit tayo. So today is... Thursday guys. And I don't know kung ma-upload ko agad to today. But ito ngayon guys. So since 'di ba na-share ko na sa inyo na nandito ako ngayon sa Netherlands and as you can see, may eyeglass na naman ako. Kasi nasa bahay lang ako, guys, kaya hindi ko ginagamit yung contact lens ko. Pero later ipapakita ko sa inyo na wala na naman akong eyeglass kasi lalabas na naman ako kami ni Hubby at meron kaming pupuntahan, guys, na interesting para sa mga viewers natin, para sa mga tao. I-share namin guys ng experience dito, something na sana mapulutan ng aral din sa Pilipinas para safe environment tayo. Okay? So, initially guys, ito ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagawin namin mamaya. Pero ito initial lang, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ito. So, as you can see guys, ito ay bag ng isang grocery store dito sa Netherlands. And ano ba ang laman nito, guys? Ito yung laman niya. Okay? Dito sa Netherlands, guys, may ang store dito, 'di ba mga ang iba dito nagbe-bend, may mga ano din, may mga nung tawag noon yung mga bottles. Oo, yung mga bottles. So, 'di ba sa atin, guys, ang mga bottles natin, especially yung mga soft drinks, hindi natin, mga bote kasi siya eh, kaya although may mga deposit yun, pero hindi talaga siya nasusunod. Dito guys, wala kayong choice at hindi nyo siya pwedeng itapon sa kung saan saan. Kung bibili kayo ng soft drinks dito, kailangan talaga na maibalik yung mga soft drinks bottle doon sa mismong store na yon. So ano nga ba ito? Katulad nito, ito. Ito, ano to, kung sa atin, royal, parang royal to sa atin. Ito guys, kung bibili kayo ng ganito dito sa Netherlands, may deposito ito. Yung pagbili nyo ng bote na to, na may laman, kasama na yung deposito nun. Ngayon, alam nyo ba guys na magkakaroon kayo ng pera sa mga boteng to, di ba? So, bawat isang bote, guys, may deposito na 25 cents euro. 25 cents, ha, in fairness. 25 cents euro. So, kung makakalikom ka, guys, katulad nito, tingnan nyo, ha, isa, dalawa, tatlo, ito royal, ano to, guys, cola, tatlo, apat, di ba? Lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na bote, guys, ito. Siyam na bote. Yan. Kung yan, guys, ay dadalhin nyo ulit doon sa grocery store, guys. Kung apat, di ba 1 euro na yun? Kung walo, 2 euro na yun, guys. Tapos may isa pa, di, mayroon kang 2 euro and 25 cents euro. Imagine that, guys, hindi nasasayang yung pera nyo dito. Kasi, pag ibinalik nyo yung mga boteng yan, nagkakaroon ka pa ng pera. Ibig sabihin, pag na-deposit mo yan doon, babalik sa'yo yung pera, mabibili mo pa siya ng iba pang grocery. Diba? And to think, guys, 2 euro, ang dami mong mabiling 2 euro. Ha? Ang dami mong mabiling 2 euro kasi, isipin mo sa 1 euro pa nga lang, nakakabili ka na ng isang balut na tinapay eh. Oh, ayaw mo pa nun. Sa 1 euro pa nga lang, nakakabili ka na minsan ng isang buong apple, dalawang, or palagay natin apat na pirasong saging, ganun. Yung 1 euro nyo, nakakabili ka na ng ganun ha. So, hindi rin sayang ha, ang pera guys ha. So, ayun guys, so mamaya guys, dadalhin namin to doon. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa dito.
And sana mapulutan siya ng aral, guys, na pag ito'y ginawa natin sa Pilipinas, ano tayo, guys, nakakatulong tayo sa environment natin. Nakakatulong tayo sa environment, nakakatulong tayo sa tubig, I mean, sa garbage, di ba? Kasi pag, yan kasi nare-recycle kasi yan, guys, eh. So, ibig sabihin, nire-recycle siya, nagagamit siya ulit. Ibig sabihin, hindi siya nawi-waste, kumbaga. And, may purpose yan, guys, kasi bawat sentimo niyan, iba, yung ibang store niyan or ibang company niyan, bawat sentimo niyan, bawat isa, ay napupunta sa mga charities. So, double purpose siya. Actually, hindi lang sa sarili mong bulsa napupunta, kundi double purpose siya, nakakatulong din siya sa ibang charity. So, mamaya, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano namin gagawin para sana mapulutan naman ang aral ng taga-ibang bansa or sa Pilipinas. Kasi it's really a big help, guys. Sa maliit na halaga, sa maliit na paraan, nakakatulong ka sa environment, hindi lang sa sarili mo, kundi sa environment all over the world. Kasi recycled siya. Hindi siya nasasayang, hindi siya naitatapon, hindi siya nakakasira ng environment. So sana, guys, mapulutan ng aral. Mamaya ipapakita ko sa inyo, okay? So, see you later! Why? I know. Yeah. Wacht even. Nog één. Uit twee. Nee, dat is 9 stuks. Zo. Ja, veel toch? Hard nodig. Oké, doe maar. Guys, ito na nga, guys, oh. Tapos na ako magbihis, guys. And actually, guys, dumating na kami galing doon sa grocery. Kasi nag-grocery na rin kami, guys. And, di ba, nakita nyo, guys, pinakita ko sa inyo yung mismong resibo ng machine kung saan lalagay namin yung bote doon. So, ayun, nakalikom nga kami ng 2 euro and 25 cents. So, anong ginawa namin nun, guys? Binili namin siya ng grocery. And sa total ng grocery na yun, guys, may yung 2 euro and 2 cents. Dinideduct nila yun doon sa nabili namin grocery. So, di ba, guys? Ayaw pa. Number one reason is, nakaka-save ka na. Nakaka-save ka ng money na 2 euro mahigit. Pangalawang reason, naka-help ka pa sa world, naka-help ka pa sa environment natin na hindi siya basta-bastang tinatapon lang sa kung saan-saan. Pangatlo, guys, bawat isa nung boteng yun ay may kalakip na porsyento kung saan idinodonate ang bawat bote, yun nga sabi ko nga, bawat porsyento ng bawat bote, dinodonate sa charities. So, ibig sabihin nun, guys, maraming nakakabinipisyo doon sa binili namin at doon sa mga bote na binabalik namin. Kasi, syempre, hindi mo nga naman siya itatapos sa kung saan-saan lang kasi yun ay i-recycle ng company. So, instead na masisira yung environment natin, sa kakatapon natin, instead na masisira yung environment natin, nire-recycle siya ng company para magawa ulit siya ng panibagong bote. Ganon. So, ayun, double purpose siya, guys. And actually, for me, ha, very economical, very practical, and very helpful sa lahat. And I hope, guys, I really, really hope nga
siya, mangyari din siya sa atin sa Pilipinas. Na, kumbaga, pwede tayong makatulong, actually. Kasi alam mo guys, ito rin ha, kung hindi ko lang kinuha yung 2 euro and 25 cents, pwede sana yung pandagdag dun sa charity. Pwede ko sana yung i-donate sa iba pang charity kung gustuhin ko talaga. Diba? Pero syempre, hindi naman tayo mayaman guys. Kaya, ibibili natin ng panibagong pagkain. Or kung halimbawa man, kung gusto mo, kung halimbawa yung 2 euro and 25 cents, gusto mo rin ibili ng panibagong soft drinks din, pwede mo rin gawin yun. Tapos yung deposito nung bago mong binili, pwede mo yung i-donate sa iba pang social works or yung mga charities and sa lahat, yung mga nangangailangan ngayon, pwede mo rin siyang i-donate. So, ayun guys. So, I hope nakapulot kayo ng aral sa video na ito. But please don't forget to subscribe guys, share and like para bilang Filipino din. Nakakuha talaga ako ng mga ideas dito guys na ang akin lang isa na ganun din ang mangyari sa Pilipinas. Kasi actually guys, it's really a big help. Helping each one another. Ay, ang hirap mag-English. Pahalo-halo yung salita. Ano ba yun? Anyway guys, don't forget to subscribe, share, and like para mas madami pa tayong videos na pag-uusapan, okay? Thank you so much for watching. Melena's Vlog. Bye!